Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo." Sabi niya, "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po ng Linggo, mga kapatid sa pananampalataya. Huwag nating kalilimutan na kasama ng panonood ng TV Maria ay ang ating tungkuling magsimba kung kaya ng ating katawan.
At kung may yung mga homebound ika nga na hindi makalabas, napakaganda pong laging nakatutok sa mga programa ng TV Maria. Ngayon naman po, sa araw na ito ng Linggo, ang Ebanghelyo ay ang tinatawag sa Ingles na Transfiguration ng Panginoon, yung pagbabagong anyo ng Panginoon. Doon po ito naganap sa isang bundok, kasama lang po yung tatlong disipulo, apostles ng Panginoon. At ang nangyari po, ayon sa ating narinig sa Ebanghelyo, ang Panginoon nagbagong anyo. Nang ibig sabihin, para bang nahubad, ika nga, na-uncover. Yung ika nga ay nakabalot na humanity o pagiging tao ng Panginoon Diyos at lumabas ang kanyang pagiging Diyos. That's why, yung pong glory, yung pong ningning, yung pong kaluwalhatian ni Kristo bilang anak ng Diyos ay lumabas, na-transfigure. Nagbago ang kanyang anyo. Yung kanyang pagiging Diyos ay nabanaag ng mga nakakita sa kanya. Dito pa lang po may aral na, una, si Kristo po ay tao. Pero siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos. Sa pagkakataong ito ay ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya ay tunay na anak ng Diyos. The glory of the Lord was revealed to them. Pangalawa, namalas din po ng mga alagad, may dumating si Moises at si Elias. Ito pong dalawa ito ay heavyweight po yan. Mga heavyweight ng Old Testament. Moses, the lawgiver. Elijah, one of the greatest prophets. Na ang ibig sabihin po dito ay ina-affirm po nila ni Moises at ni Elijah ang misyon ni Kristo bilang Mesiyas. At lalong-lalo na, alam po nitong dalawang ito na ang patutunguhan ng Panginoon ay ang kanyang mahal na pasyon, hirap at sakit, alang-alang sa ating kaligtasan. So, parang sinabi po ng dalawa, kami ang ika nga ay nagpropesiya sa mangyayari sa iyo. Ikaw ngayon ang katuparan ng aming propesiya, ika nga, ng lumang tipan is now being fulfilled in your suffering and death. Kasi yun po ang pinag-usapan nila eh. At pangatlo, ay dumating po at narinig ang tinig ng Diyos Ama sa langit. At dumating at narinig ang tinig ng Ama habang naroroon din po ang Espiritu Santo at ang wika ng Ama. This is my beloved son. Ito ang aking pinakamamahal na anak. This is my beloved son in whom I am well pleased. Kinalulugdan ko siya. Pakinggan ninyo siya. Mga kapatid sa pananampalataya, ang aral po dito, kung ang Diyos Ama mismo na nagsugo sa kanyang anak na maging Mesiyas natin ang nagsasabing, mahal ko siya, mahalin din natin ang Panginoon. Pakinggan natin siya, listen to Him. Nang ibig sabihin, bukod sa pakikinig, pagsasabuhay sa kanyang ginintuang mga aral, lalong-lalo na pagbabalik-loob sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagiging tapat sa kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, dakila ang ating Panginoon. Ganun na lamang ang kanyang sakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan. Maano namang bilang utang na loob, kilalanin natin siya, tanggapin natin siya, mahalin, sundin, paglingkuran siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
you know? Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was some loving nights, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.